viewers ng Kurt TV. More power po sa inyo. What's up mga TV Natics? Welcome back to my channel. And for our today's video, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang nalalapit na pagbibigay ng Pamaskong Handog Year 2! At mga kapwa ko Pasigueño, kung inyo pong matatandaan, last year pa po sinimulan ang pagbibigay ng Pamaskong Handog sa bawat pamilyang Pasigueño. Kahit ikaw pa ay nakatira sa condo, kahit na ikaw ay nakatira sa Valley Verde, kahit na ikaw ay nakatira sa resettlement, or nakatira ka po sa village, or nakatira ka po sa Looban, or kahit saan mang sulok ng Pasig ka nakatira, susuyurin po talaga yan ng bawat distributors ng Pamaskong Handog at bibigyan po ang bawat pamilyang Pasigueño. Subalit ngayong taon, medyo magiging malungkot ng kaunti ang pagdiriwang natin ng Pasko dahil bawal pa rin po ang pumarty sa labas, di ba? Bawal po ang mass gathering. So, sa madaling salita, bawal po ang Christmas party gatherings ngayong taon dahil nandyan pa rin po ang banta ng COVID-19. Subalit hindi naman po papayag ang Pasig City na hindi natin mapagdiwang ang Kapaskuhan dahil ito po ay kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. At ngayon nga po ay tuloy-tuloy na ang pagbabahay-bahay at pamimigay ng Pamaskong Handog sa bawat pamilyang Pasigueño. Kung kailan po yan, malalaman niyo po yan sa mga susunod na araw. Kaya naman, kung ikaw ay bago pa lamang po sa ating channel and you want to know more about the Pasig update, just click here to subscribe. Dahil sa mga susunod na araw ay i-update ko po kayo kung saang mga lugar na ang pamimigay ng Pamaskong Handog dito po sa Pasig City. Kung inyo rin pong mapapansin, last week pa lang ay talaga namang nagniningning na ang Pasig City dahil pinailawan na po ang parol ng pag-asa dito po sa Pasig. So kung madadayo po kayo dito sa mga hindi po dyan mga taga-Pasig, kung makakadayo po kayo dito sa Pasig, meron po tayong tatlong parol ng pag-asa na makikita po sa harapan ng Pasig City Hall. Makikita rin po ito sa Plaza Rizal at makikita rin po naman yung isa dito sa Pasig City Mega Market. So yan po ang sumisimbolo ng pag-asa natin ngayong taong 2020 dahil sabi nga nila, ano man ang ating pinagdaanan, tuloy pa rin ang diwa ng Kapaskuhan. So ngayon naman po ay ang ipapakita ko sa inyo ay yung purchase order. Meaning ito yung final price based on the bid winning. So siguro before pa nila mapagsama-sama lahat ng mga laman ng Pamaskong Handog na ibibigay sa bawat Pasigueño ay nagkaroon muna siguro sila ng bidding at yung napagkasunduan nga nila at yung nanalo nga po sa bidding ay ito po yung magiging kabuuan o ito yung magiging laman ng Pamaskong Handog na ipapamigay sa bawat Pasigueño. You know what, mga TV Natics, what I like about dito po sa Pasig City ngayon is yung pagiging transparency nila pagdating sa mga ganitong pagbibigay ng ayuda sa bawat Pasigueño. Kasi pinapakita talaga nila na ito yung ginagastos namin, dito na pupunta yung pera ninyo. So ito pa ulit siya. So ayan, babasahin ko sa inyo. So nasa 360,000 families yung mabibigyan po ng Pamaskong Handog na ito. So tapos, pag na-receive mo na yung Pamaskong Handog na yun, ayun nga, yung may laman na yung eco bag or yung kacha bag na may sulat na Pasig, yung pinaka-unit cost niya, di ba sa pagpumupunta tayo ng mga grocery stores, may mga nakabasket-basket na tapos may mga estimated price niya. So ito, yung estimated price niya, yung pinaka-unit cost doon ay nasa 565 pesos and 90 centavos. So yun yung pinakakabuuang na presyo nung Pamaskong Handog na matatanggap po ninyo. At yung total amount na ginastos para dito sa Pamaskong Handog na to ay tumataginting na 203,724,000 pesos. So ayun, nakikita niyo naman po yung pinaka estimated price na kung saan nga po ginamit ng Pasig City yung perang yan dahil deserve po ng bawat Pasigueño na matanggap itong Pamaskong Handog na to dahil galing po yan sa ating mga taxes. Yan po ay galing sa mga tax na binabayad po natin sa gobyerno at deserve po nating lahat na maramdaman
nating mga nakatira dito sa Pasig City, yung mga tax na binabayad po natin. So ito, babasahin ko sa inyo yung mga laman nung pamaskong handog na yan. So ito po yung mga nilalaman nila. Naka-package set. Rice, 2 kilos well-milled in plastic bag sealed. Denorado rice. So ayan siya. Ayan, Denorado rice. So ito pa, spaghetti noodle 900 gram and spaghetti sauce 1 kilogram set. Del Monte, so ayan din siya. Tapos, kasama din dyan yung sweetened tea creamer, condensada 300 ml, 1 can, cowbell, so ayan din po siya. Siyempre, sasamahan din niya ng nata de coco, white colored flavored 425 grams, na mega prime, so ayan siya, oh, ayan. And then, meron din po yung kasama na corned beef, 200 gram, 1 can, at CDO Carne Norte. So, ito po siya, ayan. So, may kasama din po siyang luncheon meat, 150 grams, 3 can, CDO, ayan siya. Ayan. At tapos, may kasama din po siyang fruit cocktail na 836 grams, 1 can, today's, ayan po. So talagang may mga brand talaga yung ibibigay sa atin, yung matatanggap natin sa pamaskong handog, no? At may kasama din po siyang Vienna sausage 114 grams, 1 can, CDO, ayan. At ito na ang pinakabago. Ito na, panood ko to sa commercial eh, yung nagpipintura na ganyan. Tapos sinabi, yung pintura mo, tumalsik na sa katawan mo. Tapos ang sinabi nung nasa commercial, hindi pintura yan, bacon yan. So ayan, may kasama din siyang 100 grams Danes cheese. So ayan, tapos so yung kabua, syempre yung paglalagyan po nung pamaskong handog na yon, nandun din, naka-estimate din dito yung eco bag, naka-cha 16 times 14 inch with approved design and one side printed brand logo. Pamaskong handog 2020 delivery shall be in package set at the delivery site identified by the Pasig City Government. Food items must be established branded products. So ayan mga TV Natics, ipinakita ko po sa inyo yung kung ano ba talaga yung nilalaman ng pamaskong handog. So kung ano yung mga ma-receive natin doon sa loob ng pamaskong handog na ibibigay sa atin po ng mga distributors ng Pasig City. So kaya naman i-expect nyo talaga na yan ang ma-receive nyo. At pag na-receive nyo yung pamaskong handog na yan, eh, magpasalamat po kayo sa Pasig LGU. Dahil sa City Council, magpasalamat kayo sa kanila at sa ating City Mayor kasi sila talaga ang nag-isip ng paraan yan para sa kahit anong paraan ay ma-celebrate pa rin po natin ang Christmas natin na kahit tayo ay nakaka-experience ngayon ng pandemya, eh, maitawid po natin ang Paskong ito na masaya kasama at kapiling ang ating pamilya at mag-look forward tayo sa 2020 na sana maging okay na yung taon natin sa 2021. And Pasigenyo, mind you, kung kayo po ay wala pa pong Pasig Pass QR code, kayo po ay mag-register na sa pasigpass.gov.ph. Panoorin niyo po itong video na to at malalaman niyo po kung paano po mag-register sa Pasig Pass QR code na yan. Dahil ang alam ko, pag nagbahay-bahay po ang mga distributor ng pamaskong handog sa inyong mga lugar o sa inyong mga barangay o sa inyong mga kondo o sa inyong mga bahay, ay kailangan may maipakita kayong Pasig Pass QR code. Kasi syempre, medyo mahirap na yung sitwasyon natin ngayon. Alam niyo naman, nasa pandemic tayo. So, ang magdi-distribute kasi nyan, alam ko, ay mga City Hall employees din. And mind you, para din po sa safety ng bawat pamaskong handog distributor, pina-swab test po ni Mayor Vico ang lahat ng mga distributors ng pamaskong handog na yan. Eto po yan. Para naman safe talaga ang bawat City Hall employee na pupunta po sa bawat bahay o bawat barangay ng Pasig City. Kaya ayan na, kitang-kita nyo naman talaga naman yung safety ang unang-una, ang priority talaga ng Pasig City sa ating mga empleyado at sa mga distributors natin. Syempre, kung sila safe na, kailangan makabalik din sila sa kanilang bahay
ng safe din. Kasi pupuntahan nila bawat bahay dyan eh. Kaya naman, kung kayo po ay wala pa pong Passive Pass QR code, mag-download na po kayo. Panoorin niyo po itong video na to ulit kasi nasama ko niya sa vlogs ko before. Malalaman niyo dyan kung paano po kayo makapag-register ng Passive Pass QR code, o kung hindi naman, pumunta po kayo sa pasigpass.gov.ph para malaman nyo po ang procedure at magkaroon nga po kayo ng Passive Pass QR code. At sa mga nagtatanong nga naman po sa akin na paano daw kapag ka nag-register sila tapos parang biglang nawala, tapos pag ano balik nila, nagkaroon na ng existing name, try nyo po gamitin yung mga maiden name nyo o kaya yung middle name. Sa mga babae naman, try nyo gamitin yung mga maiden name nyo, yung pangalan nyo ng pagkadalaga, or yung iba naman, ang mga nagiging problema, yung mga password. So, pag gagawa kayo ng password, pwede nyo kasing gamitin ng pasig, slash, or dash. Gumamit po kayo ng mga icon na para matanggap agad ng Passive Pass yung password na gagamitin nyo. Example, letter P, tapos at, tapos pasig, tapos city. Yung Y nyo, gawin nyo siyang parang yen, parang ganun. So basta gumamit kayo ng mga emoticons na ilalagay nyo po dun sa password nyo para mas madaling tanggapin yung password na gagamitin nyo. Okay, muli pa si Genyo, binabati ko po kayo ng advance Merry Christmas and a Happy New Year. Nawa ay ma-celebrate po natin ng maayos at masaya itong Pasko natin ngayong 2020. At kayo po muli ay nakatutok sa nag-iisang sped teacher vlogger ng Pasig. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye!